Zacateca. Bakit daw? Teka, teka. Kailan kaya? Teka, teka. Ito na ang tambalang Maud Ilagan at Senyor Ray Pacheco sa programang Teka, Teka. Alas 4:30 na. Balita, komentaryo, trending sa social media, price monitor, traffic at mga bagong balitang siyensya at iba pa. Huwag nang magpaiwan sa Teka, Teka. Alas 4:30 na sa DWIZ. Oy. Magandang hapon. May bagong tawag po pala ngayon sa NCOV. Alam nyo ba kung ano yun? COVID-19. Sabi ng World Health Organization, Coronavirus Disease 19 ang COVID. Tinawag nila po ito ang COVID-19 ang public enemy number one. Public enemy number one kasi number one, ang dami na ho namamatay. Ang bagong bilang po ng kabuo, 1,112 ang pinapatay ng COVID-19. Pero hindi lang buhay ng tao ang kinikitil ng COVID-19. Ang ekonomiya pinapatay po ng COVID-19, di ba? Yung kita ng bawat sektor, ang industriya, manufacturing, lalong-lalo na ang tourism, patay dahil sa COVID-19. Patay din ang mga OFWs natin, stranded, sus Mariosef, may ban, lalo na po. Naidagdag ang halos 200 na mga overseas Filipino workers na pa Taiwan hindi nakaalis sa bansa dahil sa temporary travel ban. Dagdag po yan na inanunsyo kahapon na ang bansang Taiwan, yun hong mga papunta dyan, lalong-lalo na mga OFWs natin at pagtatrabaho at yung mga pabalik dito, nako, meron humunang ban, no? Except kung ikaw ay talagang Pinoy, dito ka naninirahan. Pero pag tinanggap ka rito galing ng Taiwan, no, at galing sa ibang mga bansa, kinakailangang mag-undergo ka muna ng scanner, no? Pagdaan mo sa NAIA, scanner dyan. At kung may kitaan, may padalakitan dyan, may pagtatai, pagdudumi, no? At masakit ang ulo, teka muna. Ano ka na muna dyan? Quarantine ka na muna, barracks ka na muna. Kaya nga public enemy number one ang tawag ng World Health Organization. At sabi naman ng turismo, sa turismo natin, ha? Magkakaroon din tayo ng problema between February to April. Alam niyo ba ang mawawalang kita? 42 bilyong piso. 42 billion pesos na budget ng Department of Tourism, supposedly revenues, no, from the tourism industry, mawawala. Mawawala na parang naglahong bula. Sabi ni Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat, ito lang po, itong buwan ng Pebrero ay halos 16 bilyong piso ang expected na mawawala natin dahil sa tourism revenues po natin na yan. Bakit? Maraming takot bumiyahe. Bakit? May mga travel ban. Pinakamarami pa rin sa atin, yung mga Chinese nationals, turista, South Korea, Japan, yan ang mga gusto sang pumagpunta at pumasok sa magandang tanawin. Magandang mga resort natin dito sa Pilipinas. Hindi lang resort, pati naman magagandang binibining mga Pinoy. Ito pa, yung civil aviation, no? Yung cab natin, no? Sinasabi nila, Civil Aviation Authority, 465 canceled flights every week. 465 ang kinakansilang mga paglipad sa loob at labas ng bansa kada linggo simula ng pumutok si NCOV na ngayon ay tinawag na Coronavirus Disease 19. Ay nako, ang daming problema, no, ha? Okay, iiwanan na muna natin yung NCOV na yan at iiwanan na muna natin yung Coronavirus Disease na yan sapagkat, siyempre, yung kanina, binalita natin, ito, nakakagulat naman itong balitang to na binalaan po ng FDA, yung Food and Drug Administration, yung publiko, kaugnay sa pagbili ng isang brand ng lollipop na ginagamitan ng condom foil bilang pambalot sa naturang candy. Yes, good night!
Eh, Diyos ko, dahil talaga, Sus Mariose, paano yan? Para naman double meaning ito. Ang dami namang ilalagay yung pang condom foil. Mamaya, alamin natin ito kay Yusek Eric Domingo, na siyang head din ng FDA under the Department of Health. Bakit kaya nakalusot ito at kailan nila nakita? Pati tuloy yung murang pag-iisip ng mga batang kumakain ng lollipop. Pag alam nila to at nabasa nila to, eh parang iba ang dating sa kanila. Pero depende yan sa nag-iisip. Dami nating balita, dami nating pag-uusapan ngayong hapon. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod mo at ilagan sa programang Teka! Teka, alas 4:42 minus ang ating kasamahan. Namimiss ko na rin ito. Si Rey Señor Pacheco. Hopefully, makasama po natin siya sa susunod na linggo. Ano po? Ayan. So, yung mga... ito, sinabi ko kanina, ito yung mga pag-uusapan natin. Of course, hindi natin malalayo. Itong ating tungkol sa coronavirus, no? Disease 19, bago na ang tawag ng World Health Organization. Bago natin palawigin yung topic na yan, ay atin munang alamin ang report ni Patrol No. 7, si Jill Rizontok mula po sa Kongreso, sa House of Representatives. Congressman Albano sinabing hindi raw agad magsasarang ABS-CBN sakaling mag-expire ang franchise nito. Ang detalye ng report na yan mula kay Jill Patrol 7. D-W-I-Z Patrol! Hey, good afternoon. Ipinayag ni Congressman Tony Petta Antonio Albano, Vice Chair ng Franchise Committee ng Congress, na hindi agad magsasara ang franchise ang ABS-CBN kung sakaling mag-expire na kanilang franchise sa March 30 na kasalukuyang taon. Sabi ni Albano ito, kasunod na rin ng pangamba na baka raw maging automatic ang pagsara ng ABS-CBN kung sakaling hindi ma-process ang kanilang franchisa sa Committee on Franchise ng Congress. Sabi ni Albano, na hanggat din i-resolva sa Kongreso ang Franchise Extension Bill o Resolution ng ABS-CBN, ay magpapatuloy ang operasyon nito kahit mag-expire na kanilang franchisa sa House of Representatives. Kasi sinasabi rin ito na ang inamin niya na multiple ang presyo na tinatanggap ng Congress magmula sa pahayag ng Pangulo tumututo sa ABS franchise, yung mga senador, kapwa media na nakakapresyo daw sa kanilang hanay sa Congress. Kaya pinag-aralan na mabuti ano to rang prangkisa bago magsakatupan ng hearing hingil dito. Continue to operate for a few months before the President signed their legislative franchise. So my question then, the Speaker's statement and the House of Representatives' statement and Chairman Scott Adler's statement is that, please, put a pressure on so much, because we're taking pressures from both sides of the aisle, so that the President and even networks and even journalists are giving us tremendous pressure. And this will create bias among the members of the Legislative Franchise Committee. Bahagi ng pahayag ng Vice Chairperson ng Franchise Committee ng Congress, si Congressman Ponepet Antonio Albano. Subalit na sa ngayon, wala pa rin ni-schedule na namang hearing ang Committee on Franchise para sa Franchise Extension Bill o sa resolution ng ABS-CBN. Ito si Patrol 7 na Gil. Yes. Maganda din palawigin itong topic na ito. If we have, meron tayong chance na makausap mamaya si Congressman Albano. Pero meron akong tanong. So parang sinasabi mo dun sa report mo, Gil, ngayon, unless there is a final decision with regard franchise ng ABS-CBN, whether approve or disapprove, ABS-CBN will continue. Will continue, oo. Oo. Hindi sila pwedeng harangin ng NTC, sabi nitong si Albano. Yun ang kanyang opinion. So pwede mag-cooperate beyond the March 30 expiration ng franchise ng himpilan ng television. So tuloy-tuloy yun. Uh-oh. Ang bago rito, inaamin niya naman na talagang matindi palang pressure sa kanila na naramdaman sa payang itong si Pangulo Duterte na kumakailan, di ba? Mura niya himpilan, sabi niya, mga oligarchs daw, ganyan-ganyan. Mm-hmm. Sinabi niya na hindi kayo makaka-score sa akin, hindi kayo makakakuha ng franchise. Sinabi ni Duterte na nakalipas, nakaka-pressure doon sa kanila yun. So ang pressure, Jill, linawin ko lang, ang pressure emanating from Malacanang. Na multiple. Multiple pressure dito. Sa media, sa ABS-CBN,
at saka sa iba pang sektor, yung mga pressure group na tinutukoy niya. Marami raw, halos okay. lahat. So, araw-araw, no? May mga nagrarally pa. Kaya ingat na sila. Yes. Na magtakba ng petsa ng hearing. Wala pang hearing, ha? Hindi, yun na nga, Jill, ang next question ko. Eh, kasi kung lahat ito, i-deliberate mo pa ito, bakit hindi na lang mag-set nang magkaroon ng hearing schedule mismo para tuloy-tuloy na natatalakay din niyo si Albano, diba? Kasama na rin si Speaker Alan Peter. Oo. Siyempre meron may priority yan eh. Meron pa diba 50 franchise applications sa committee. Kinakalendar 'yun. Hindi naman daw pwedeng porque malakas ang presyo, may presyo sa media. Ikakalendar mo na agad yung ABS, sabi ni Albano. Meron rin nakasalansan daw yan eh. Order priority. Kaya kamagal, di ba, may nauna. Eh baka nang pumalag naman yung isa, ba't nauna yung ABS niya? Eh, ba't di kami? Tagal namin dito. May mga ganong sinasabi siya. So, susundan yung calendar na yun. Right. May nasabi niya, na walang, yun, sumusunod sa calendar ng committee, si Franz Alvarez in chairperson. So, kaya, yes. Pero nagkakaroon doon ng closed door meeting dito, no? Okay. Hindi sa ABS-CBN franchise mga closed door, hindi pinapero-cover sa media. Sila nakakalam po na binag-usapan nila. Pero sinasabi nga niya, parang nga ma-resolve na yung usapin, ang hindi pa na-resolve dito, kailan ang date ng hearing. Yes, oo. Hindi pa na-resolve, naka-pending yun sa ngayon. Walang date ng hearing ng franchisa ng ABS. Wala makasagot sa Congress kung kailan. Kaya si Speaker Alan Peter at si Franz Alvarez, hindi na makita sa Congress. Lagi hindi wala na rin, ito. Ito sa, pala sa district niyan. Jill, baka maganda rin makausap natin si Congresswoman Sol Aragones, no? Just in case lang may pagkakataon para may rin tayo din namin. Ang opinion naman ni Aragones, 11,000 plus na mga employee mo awalan yes. ng, ano, oo, 11K. ng trabaho sa, from ABS-CBN, yung rango doon. Yes, so yung, yun yung bago nito, no? Sa issue pa rin ng hindi makalendar sa hearing na ABS-CBN franchise extension. Ito sa 7 Giro sa nagulat sa Himpina Metano Casualizing. Ayun. So, lumabas din na meron talagang pressure, no? Ika nga ay multiple pressure ang nang mismo nang gagaling mismo kay sa mga kongresista sa ang dami-dami niya, may ABS-CBN, may ibang grupo, may nagra-rally na talagang ibalik at kailangan ng serbisyo sa taong bayan. Well, it's up to Congress. No, eh kaya nga ang sabi ko lamang dito eh kaysa magtalo si Jan sa session, eh bakit hindi na lang siguro magkaroon ng schedule hearing para sa franchise, doon na rin talakayin lahat ng mga arguments na yan ng sapagkat nalalapit na rin, tumatakbo ang oras sapagkat March 30 according to Congress ay sa House of Representatives sa Committee on Franchise ay March 30 mag-e-end ang tinatawag nito yung ABS-CBN franchise, no? Na datanging ang Kongreso lamang sa kapangyarihan nito ang nagbibigay ng prangkisa diyan sa mga radio and television networks. Oras po natin, alas 4:50 ng hapon at kayo ay na patuloy na nakikinig dito po sa programang Teka Teka. So, ano ba yung tinalakay natin kanina? And COVID, natapos tayo dito, no? Coronavirus. Public enemy number one at sana mas maging shorter pa yung pagtutuklas ng bakuna o anumang gamot para dito sa coronavirus disease 19. Naku, Sus Mari Joseph. Otherwise, ay naku, ang hirap kumilo sapagkat apektado ang revenues, apektado ang kita ng pamahalaan, baka magkaroon ng shortfall tayo dyan. Naku, double time si BIR, double time si Bureau of Customs, double time si Department of Budget and Management, lahat tayo magdo-double time. Huwag naman sana maapektuhan ang ating GNP and Gross National Product. Okay, o ang GNP natin. Okay, now, at this point, ay nais ko munang batiin, nakikinig daw sa atin ngayon on the way to Manila si Dr. Olga Abellanosa. Doktora, magandang hapon at ang kanyang wish heart, si Glenn Watene. Ah, magandang hapon sa inyo dyan at
Mag-ingat, mag-ingat, mag-ingat. Mga kaibigan, ngayong hapong ito ay makakasama natin nasa linya ng telepono si Director Ronnie Domingo. Siya po ang Director ng Bureau of Animal Industry. Pinag-uusapan ho natin kanina, nasa balita din po natin tungkol dun sa African Swine Fever. Gusto nating malaman ano po ang latest sapagkat dun sa balita, yung po mga baboy na manggagaling, canned goods, etc., products na manggagaling sa Mindanao, ito ho ay haharangin na rin sa Cebu. Pero overall picture ng problema sa African Swine Fever. Magandang hapon po sa inyo, Director. Mayor, magandang hapon po sa inyo at sa mga nakikinig po sa inyong programa. Magandang po. Opo, unang-una, maraming salamat po, Director. Alam kong busy kayo at marami tayong problema, pero kailangan ho natin siguro liwanagin ang mga issues sa taong bayan. Director, una po siguro, kamusta po? Anong latest sa African Swine Fever, particularly dito po sa Kamindanawan? Yung pong naobserbahan po natin ngayon ay matatawag po natin, Mayor, yan na kuhan yung post-holiday spike. Okay. Yung nagkaroon po tayo ng Pasko, nag-uwian po yung mga tao, may Apo. Mga pasalubong yan na, syempre, hindi naman mga talbos ng kamote, pasalubong yan. Ang mga pasalubong yan, yung mga masasarap na iahanda sa Pasko, sa bagong taon. Mm. At mag-uwian yan sa mga probinsya, magkakainan sila, at baka po may mga nadala po na mga karne na galing sa Central Luzon, at yun po, yung mga pinagkainan ay ginawang kaning baboy na ipakain sa alaga po nila. Mm-hmm. Kaya po yung mga hindi natin inaasahan ng lugar ay nagkaroon po tayo ng observation na nagkasakit yung mga baboy na ganyan po. I see. Meron na hubang, nung isang araw, ang balita namin more than 200,000 na po ang kumbaga kinatay na baboy o pinatay na baboy because of ASF? Director? Tama po yan, Mayor. Mm-hmm. Ang nais po natin liwanagin sa ating mga tagapakinig. Uh-huh. Kapag halimbawa mayroon ka sa kulungan na isang baboy na nagkasakit at na-confirm po yon na African Swine Fever po siya, dapat po para matigilan na yung pagkalat niya, ikakal po natin yung baboy na yan, pati po yung nasa paligid niya na na-expose sa kanya. Mm-hmm. At kung malaklaki yung baboyan mo, kahit na ayaw mong, kahit gusto mo isalba yung mga kasama niyan sa iyong baboyan, bibilang ka lang ng ilang araw, ganun din ang mangyayari sa mga kasama niya. So para huwag nang patagalin at upang mabilis na makontrol yung sakit, lahat po nung kasama niya ay ikakal po sila sama-sama. Mm-hmm. Kaya po yung number po natin na Mayor na 215,000, yes. Uh-huh. Ay hindi ho lahat yun ay nakita sa laboratorio na may sakit. Okay. Ang sa prosyento, sa bilang po natin, mga 16% lang po doon yung na-check na may tama po sa laboratory. Mm-hmm. Pero yung natitira na mga 80%, yun po yung mga nakahalubilo po nila. Kaya po sinusunod po natin yung mga observation, mga practices po sa ibang bansa. Mm-hmm. Kapag magkocontrol ng sakit, hindi lang yung may sakit na baboy, kundi yung mga nakapaligid sa kanya, baka nahawa na din po yun. Mm-hmm. At sa halip na patagalin pa, mas matagal kasi ang panahon, mas marami siyang virus na ilalabas. So sa lalong madaling panahon, dapat po ay makakal po yung mga magkakasamang baboy na isa sa kanila o ilan sa kanila may sakit po na African. Ibig sabihin, Director, maging yung sa mga tao lang na nanggaling nakahipo doon sa merong ASF na baboy, yung kanyang tsinelas, kamay, etc., maaaring makahawa po ito? Ay, totoo po yan, Mayor. Kasi po, ay doon sa isang binabasa ko, one drop of blood sa isang patak ng dugo ay okay. Pwedeng may laman yun na 50 million viral particles. Wow. Isang drop lang po yun. Uh-huh. At kapag namatay yung baboy, may sakit siya, usually lahat na lumalabas sa katawan niya, ihi niya, dumi niya, laway niya, pati yung dugo, kung po yun, Mayor, may million-million na viral particles. Mm-hmm. At siyempre, kung yun, dudumihan niya yung sahig, mm-hmm. may mga viruses na dun sa sahig ng kulungan, papasok na yung may-ari, o kung sino ang bisita niya na nakasipet, nakasapatos, nakasinelas, mm-hmm. tatapak doon. So yung kanyang sapatos, yung damit niya, pati mga kamay niya, pwedeng kung po yan, contaminated po ng virus yan. Paglipat mo sa ibang lugar, ay pwedeng maihawak mo doon sa baboy o sa pigs at yun na po, pwedeng mag
simula na po yun ang sakit doon sa mga lugar na yan. Diyos ko, para pala itong coronavirus, ano, Director? Ang bilis makahanap. tama po. At yun nga po yung ating naisipaliwanag sa ating mga kababayan na ito pong virus na ito ay maluba ito. Kasi ay, kunto eh, Mayor, kunto, up to 100% ang kwan nito. Mm-hmm. Ang killing power po nito, yung tinatawag natin na case na fatality rate. Talagang public enemy number one din pala ito, no ha? Parang ano? Totoo po yan, Mayor. At kahit na sabihin natin na yung nakal natin ay less than 2% lang ng ating swine population, itong po sa mga taga-probinsya na yung alaga nilang baboy, yun yung matrikula ng anak nila. Yes. O gagamitin nila sa kanilang mga handaan, sa mga birthday, at yun na rin po na nila. Napakalaking bagay po sa kanila yun. Director, just last two questions. Meron ho kaming balita, although unconfirmed ito kung ano, but we'd like to confirm from you kung totoo po ito. Yun daw pong ASF, galing po ba ito lately, galing sa Indonesia? Kung po yan, Mayor, yung nagpadala po tayo na nag-imbestiga doon sa Davao Occidental. Okay. At hiwa-hiwalay po na lugar yon, mga barangay yon. Mm-hmm. Pinuntahan po nila yung mga nag-aalaga ng baboy. Tinanong nila kung paano sila nagkaroon ng African swine fever disease sa mga alaga nila. Mm-hmm. At yung commonality po noon ay halos lahat po sila nagpapakain ng kaning baboy. Kaning baboy, yes. Okay. So sigurado na po yon. Ang hindi po tayo sigurado kung saan galing yung mga kaning baboy na ginamit nila sa pag-alaga nila. Ang nakikita po natin ay mayroon daw doon mga barko na galing sa Indonesia, galing sa China. Mm-hmm. At ikatlong pwedeng source nung ginawang pagkain sa mga baboy na yon ay yung mga karni din na galing naman sa Central Luzon na pwedeng naiuwi nung panahon po ng bagong taon at ng Pasko. Hindi lang po Indonesia. Yan, Director, napag-aralan na po ito, nagkaroon na ng investigation kung sakaling yung... Opo, nag-investiga na po at kung alin man po dun sa tatlo na yun, kasi ay nalaman nila na mga bandang January, December pa po pala yung problema na yan. Eh. So sa tagal nung pangyayari na yan, hindi malaman kung kanino talaga nagsimula yan. Basta ilang barangay po yun na parang may tama na po nung pumunta po yung mga investigators po natin. Yes. So, nagre-react po na rin ngayon ang syudad o lalawigan ng Cebu. Nag-utos na po si Governor Garcia na yun ho mga produkto, mga baboy, eh wag na po muna at harangin na po muna kung meron, especially galing ng Mindanao. Did you monitor this, Director? Opo, lahat po ng mga LGUs na nag-i-issue po ng mga executive orders ay iniipon po natin yung mga nilalabas po nila. Kasi po ang Bureau of Animal Industry, tayo po kasi yung nag-i-issue ng shipping permit. Okay. Ibig sabihin, yung mga magbibiyahe ng mga baboy nila, babuhay man yan o mga karnihan, ay bibigyan po yan ng shipping permit. Pagsasabihan na po namin yung biyahero na, naku, huwag ka na magpadala dito sa lugar na to kasi si Mayor, si Governor, sabi niya sarado daw muna siya habang inoobserbahan yung mga pangyayari. Nako di kawawa ho naman itong malaking income ang mawawala doon sa ating mga magbababoy, mawawala ng income mula po sa Department of Agriculture. Totoo po yan, Mayor, pero babalansin din kasi natin, alimbawa yung pupunta na lugar, marami din siya mga baboyan doon, pag pumutok ang African swine fever doon, magkakasakit yung alaga nila, mamamatay. Malaking economic loss din yun. So ito ay, mamimili ka ng mas maliit na, na problema. Parang gano'n. I see. Oh. Director, maraming salamat. Thank you for your time. Salamat po. Basta kayo po, Mayor. Magandang hapon po sa inyo. God bless you po. God bless you too. Mga kaibigan, si Director Ronnie Domingo ng Bureau of Animal Industry nagbigay po sa atin ng oras na alas 5 ng hapon. Ayun. So, problema pa rin sa African swine fever, kailangang mag-ingat po tayo. At yun, nakumpirma natin na meron nga 215 na mga baboy talaga na kinatay na rin. Pero yung 16% dito, na-check nila, meron pong tama mismo sa loob ng laboratory. Yung iba naman doon, nakahalo-halo na lamang, nakikahalabilo. Kaya ang bilis ng paghawa ng kung yung mga source nitong African swine fever para na yung coronavirus disease ito. Sus Mariosep, ano bang nangyayari sa bansa natin? Oras po natin, alas 5:01. Huwag ko kayo alis dyan. Babalik po kami.
Teka, teka. Alas 4:30 na. Teka, teka. Alas 4:30 na. Sa kabila ng mga problema natin, ang coronavirus disease, ang African swine fever, ang pagputok ng bulkang Taal, tayo mga Pilipino, mahilig pa rin sa celebration. Naalala ko tuloy yung kaibigan ko, yung magaling magsayaw, si Mr. Bon Ramos. Ang galing magsayaw noon ng TGIT. Alam mo, tinatanong niya ngayon, ano daw ba? Sabi ni Mr. Bon, ano ang gagawin natin dito sa C5? Lagi daw imbudo ng traffic araw-araw. Sus, Mariosep. Eh, tama-tama, ito na. Sa ikalawang magbahagi at pagbubukas na ating palatuntunan ngayong hapon, meron tayong traffic update mula sa MMDA Metro Base, si Kuya Oscar de la Cruz. Icy, traffic report. Kuya Bon, ito na ang sagot sa tanong mo kung anong gagawin sa imbudo ng traffic sa C5. Oscar de la Cruz, Kuya Oka, magandang hapon. Hello po, magandang hapon din po, lalo na po sa mga tagapakinig natin. Nato na po ang huling kaganapan sa lagay ng trapiko. Yung kahabaan po ng EDSA, southbound lane, ang pagbabagal lang po natin. Simula po ito sa May Muñoz, patungo po yan sa May Bansalangin. Malawag naman po tayo sa May West Avenue, patungo po yan sa May Madre Ignacia. Pagsapit po natin ng Timog Avenue, makakaranas po tayo ng pagbabagal. Tuloy-tuloy po yan hanggang makarating tayo ng Reliance. Katamtama ng usad sa May Boni at maluwag po tayo sa May Guadalupe, patungo po dyan sa May Estrella. Katamtama hanggang sa Mabagal, pagsapit natin ng Buendia hanggang makarting tayo ng Tramo. Yung top avenue patungong Rojas Boulevard, wala po tayo na monitor na pagbabagal. Kabilang bahagi naman po ng EDSA, yung northbound lane, simula po rito sa May Magallanes. Makakaranas na po tayo ng pagbabagal, patungo po yan sa May Guadix Drive. Maluwag naman po tayo sa May Ortigas Flyover, patungo po yan sa May White Plains. Sa may parte naman po ng Santolan, katamtaman hanggang sa Mabagal, patungo po yan sa May Aurora Boulevard. Yung Erwin Garcia, wala po tayo namomonitor na pagbabagal, tuloy-tuloy po hanggang makarating tayo ng North Avenue. Katamtaman naman po ang usad sa may parte ng Corregidor, patungo Muñoz, at maluwag naman po tayo sa may Pema Road, patungong Balintawak. Sa may kahabaan naman po ng C5, yung southbound lane, maluwag naman po tayo sa may parte ng CP Garcia, patungo po yan, tuloy-tuloy hanggang makarating tayo ng Ortigas. Makakaranas po tayo ng pagbabagal pagsapit natin ng parte ng Julia Vargas hanggang makarating tayo ng Lanusa. Katamtama ng usad sa may Bagong Ilog at maluwag po tayo sa may Kalayaan, patungo po dyan sa may parte ng Market. Mabagal po tayo sa may parte ng SM Aura hanggang makarating tayo ng Palar. Kabilang bahagi naman po ng C5, yung northbound lane, simula po rito sa may parte ng McKinley, makakaranas na po tayo ng pagbabagal, patungo po yan sa may Kalayaan. Katamtama ng usad sa may Bagong Ilog at mabagal po tayo sa may Lanusa, patungo po yan sa may Julia Vargas. Maluwag po tayo sa may Ortigas Avenue at pagsapit naman po natin ng Green Meadows, katamtama ng usad. Sa may parte ng Libis, maluwag po tayo, patungo po yan sa may parte ng Aurora Boulevard. Pagsapit naman natin ng parte ng Ateneo, katamtaman hanggang sa Mabagal, patungo ng CP Garcia at maluwag naman po tayo sa may parte po ng Old Balara, palabas po ng Commonwealth. Ayan po muna ang huling kaganapan. Kuya Oscar, apo. Isang tanong lang. Anong oras talaga doon sa mga nabanggit natin na lugar, no? Alam natin C5, EDSA, West Avenue, Quezon Avenue. Anong oras talaga nag-start yung build-up ng traffic sa hapon? Ang usually po niyan na pag rush hour po, dahil lang rush hour ko natin na uwian po yan, mga bandang 5 po, nagkakaroon na po tayo ng build up. Ah, mga 5 o'clock talaga, or even earlier, mga 4 siguro doon, may build up na sa ibang mga portions, no? Major roads, no? And highways. Tama po yan, tama po. Pero yung pinaka build up po natin, at nagsisimula po talaga yan pagkatapos po ng pasok po sa trabaho po. Oo, labasan kasi, no? Okay. Maraming salamat, Kuya Oscar. Thank you. Maraming salamat po at magandang hapon. Icy, Tropic Report. Oh, ayan ha, Mr. Bon, Kuya Bon, yan ang tanong, yan ang sagot sa tanong mo. Babatiin na muna natin si Kagawad Lito Legaspi. Naku, nakikinig at nanonood sa atin ngayon. Kagawad, magandang hapon. Si Toto Marasigan, dapat naka-live yan para hindi magduda ang sambayan ng Pilipino. Ang ibig sabihin ni Toto dito, yung live, yung hearing, ano po? Yung hearing ng franchise ng ABS-CBN, pero wala pa nga schedule, sabi kanina ni Patrol No. 7. Si Michael Espanyola, correct!
check. Yun, nabasa niya yung comment kanina ni Toto Marasigan. Si Marie Keller, hello Sir Monilagan, watching from Hong Kong. Naku, magandang hapon. Mag-ingat po kayo dyan sa mga Pinoy sa Hong Kong. Yan. Meron pa yung isa nagsabi rito. Sabi niya si JM Co. Manahan, swine flu, coronavirus disease, Hong Kong destabilization, parte ba ito ng CIA plot para guluhin ang China na malapit na maging number one sa ekonomiya? Nagtatanong lang po mga critical thinkers. Nako, your question, di ba? Your question and your guess is as good as mine. Pag-aralan po natin yung mga nangyayari hindi lang sa Pilipinas, kung hindi merong kaugnayan sa mga pangyayari sa ibang bansa. Si Julia Bercasio, hello po sir, at si Flor Delis Espadilla, good afternoon. Noon, Mayor Mon. Ayan, nangangapusta po at magpadala kayo ng inyong mga opinion at mga kuro-kuro sa mga issue na pinag-uusapan po natin ngayong hapon. Oras natin, alas 5.13. Tuloy-tuloy po tayo Pag-asa Weather Update galing kay Kuya Ariel Rojas. Narito na ang lagay ng panahon. Kuya Ariel, magandang hapon. Magandang hapon sa inyo, Sir Mon, at sa ating mga taga-subaybay. Nakaka-apekto pa rin po sa buong bansa ang hanging amihan at magdudulot ito ng maulap na kalangitan na may mga mahinang mga pag-ulan sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Samantalang tayo naman sa Metro Manila at sa ibang bahagi ng ating bansa, meron pa rin malamig na panahon na maaasahan, especially sa madaling araw at sa umaga, at maaliwalas na panahon din ang mararanasan. May mga chance lamang po na mga isolated or mga pulupulong mahinang mga pag-ulan o pag-ambon. Bukas ang agwat ng temperatura sa Baguio City mula 12 hanggang 23 degrees Celsius. Tayo sa Maynila, malamig pa rin po, 20 to 31 degrees Celsius. Sa May Cebu City, 24 to 30 degrees Celsius. At sa Davao City, 24 to 31 degrees Celsius. Wala po tayong nakataas na gale warning sa ating mga baybayin, kahit malayang makakapaglayag ang ating mga kababayang mangingisda at yung may mga madiliit na mga sasakyang pandagat. Wala rin po tayong binabantayang sama ng panahon na posibleng mabuo o pumasok sa loob ng PAR in the next 7 days. Kanilang umaga po, Sir Mon, ang minimum temperature na na-record sa Baguio Station ay 11 degrees Celsius. At tayo naman sa Quezon City ay 19.5 degrees Celsius. Wow, malamig! Malamig po, opo. Tama-tama yan sa celebration ng Valentine's Day. Kuya Ariel, wala bang masamang panahon sa... Siyempre, maraming nag-aabang, maraming magde-date, maraming lalabas. February 14, araw ng mga puso. Inabangin natin kanina, sir, wala po tayong binabantayang sama ng panahon. Yeah. And sa buong bansa po, generally fair weather, maliban sa mga isolated rain showers or light rains lang ang maaasahan. So generally, magandang panahon po ang mararanasan sa Biyernes, payday Friday at Valentine's Day. Mm-hmm. Thank you. In advance, happy Valentine's Day, Kuya. Salamat po sa inyo at magandang hapon. Para sa ating Pag-asa Weather Update, si Kuya Ariel Rojas nagbigay po sa oras natin alas 5.15 ng hapon. Meron tayong traffic, meron tayong weather. Nako, isang ibinalita ko kay kanina, no? Bago natin ibigay si ating palengkera. Ayan, iginigit po ni DILG Secretary Eduardo Anyo na ang pag-aarmas ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection sa taong ito, no? 2020. Sinabi po ni Secretary Anyo na napapanahon daw at praktikal na armasan ang mga bumbero, ang mga bombers ng bansa bilang bahagi na rin ng kampanya ng gobyerno kontra krimen, illegal na droga, terorismo at maging extremism. Ba? Tatanong lang naman ako dito, may proper training kaya ang mga bumbero natin? Kung meron man training, baka naman iba ang training, hindi related to krimen, illegal na droga, terrorism at extremism. Ito yung magandang ipaliwanag ni Secretary Anyo sapagkat yun hong Bureau of Fire Protection is under the agency of the Department of Interior and Local Government, DILG. Kaya Secretary, nagtatanong lang ho naman kung talagang makakatulong in the fight against krimen, against illegal drugs, terrorism, extremism, no, and iba pa hong mga krimen na na-involve ang national security. Wala naman hong problema. Pero ang problema dyan, baka dun sa walang proper training, abusuhin naman ng mga kawani natin sa Bureau of Fire Protection. Okay, balikan po natin yan. Maya-maya lamang po, oras natin, alas 5.16, at panahon na para mamalengke ang ating mga ginang at ina ng tahanan. Teka,
bantay presyo, alamin at ilaban karapatan bilang consumers. Bantay presyo. Okay, bantay presyo natin ngayon mula kay ating palengkera. Nung isang araw nasa Marikina, ang sipag nito, nung isang araw kahapon nasa Taytay, ngayon naman pumuntat na malengke naman si Ryan Briones sa Mandaluyong Public Market. Ryan, magandang hapon. Magandang araw po, Mayor. Magandang araw din sa ating mga listener. Nandito tayo ngayon sa Mandaluyong Public Market. Mandaluyong! Oo, traffic ba dyan? Traffic? Mayor? Traffic ba? Hindi naman eh, no? Hindi po, medyo maluwag pa ng konting na lang. Moving kasi maya-maya po na bago mag 5:30 o kaya 6 o'clock, sigurado na yan. Nga. Okay, ano naman ang nakakahanda mo ngayong para panghapunan kay Mister? Kay Mister Briones? Mayor, bala ko sanang magbuto-buto kahit pa nga 3/4 o kalahating kilo kasi total mura naman ang baboy ngayon. Wow! At teka mo na, Rian, kung nakikita mo ang sarili mo, ayun, meron na tayong bagong ano ngayon, no? Ah, para sa social media. Yan. Ah, diba? Ganda ko sa picture dyan, medyo payat ako. Hindi naman, okay lang naman. Oo, maganda pa rin. Hindi naman payat, katamtama lang. Sabi ko nga, chubby. Okay, Mandaluyong Public Market, kaning baboy, yes. 180? Opo. Mayor, ang baboy kasi ngayon, 180 pa rin. Pero kasi pag bumili ka ng ribs, medyo mas mura. Ooh, okay. Opo, binibigay lang nila ng 160, may iba 170. So, kung bibili tayo ng mga kalahate, mga 80 pesos, tapos nagdag ng konting gulay, mga budget ng 120, pwede na. Pwede na. Rian, pwede opo. Magtanong bago ka mag-ano? Sige po. Saan kaya galing yung baboy na yan? Baka galing ng baboy occidental yan. Hindi naman po siguro, Mayor. Kaya isa rin daw pong factor yan kung bakit mura ngayon lang ang baboy. Kasi medyo konti lang talaga ako makain na doon ng baboy ngayon. Okay. Dahil po sa ASF. ASF. Okay, go ahead. Ayan, Mayor, dito po ang karne ng baboy ay 180. Basically, puro po mga laman yon. Tapos yung iba pong mga cuts, mas mahal pa, katulad ng limpo at pork chop. Pero yung sinasabi ko nga po sa inyo na ribs, so may mabibili po tayo ng 160 hanggang 170 pesos. Mm-hmm. Ang manok po, magkaroon po ng pagbura ng konti dito sa Mandaluyong kasi 140 lang dito. Sa Taytay kahapon, may mabibili tayo ng 145 hanggang 150 ang kilo eh. Mm-hmm. So mas mura siya ng konti. Ayon. Dito naman po sa Mandaluyong, ang tilapia nila medyo mahal kumpara po sa presyo natin sa kahapon. Kasi 140 ang kada kilo ng tilapia dito. Samantalang sa ibang market na napuntahan natin o yung ibang mga araw, 100 hanggang 120 lamang ito. Mm-hmm. Ang bagus naman po, 200 hanggang 220. Okay. Tapos meron din po tayong galunggong. Ang galunggong kasi, dalawa yung nakita ko kanina. Sabi ko, pareho palang galunggong yon. Tapos may lapad, di ba? May bilog po. May sinasabi po sila lalaki at babae. Mm. Yung pong galunggong na lapad, 180 po ang kilo, habang yung bilog naman po ay 160. Ang hindi ko lang alam po dito eh kung ano po dun sa dalawa na yun ang imported. Ako, ang tanong ko naman, paano malalaman kung galunggong na lapad na babae at galunggong na bilog na lalaki? Hindi po, lahat daw po kasi ng lapad. Basta paglapad, babae daw po, lahat po ng bilog lalaki. Ganun ba yan? Opo, yun po ang sabi ng tindero kanina. Ah, okay. Nakabukod na kasi siya talaga. Oo. Sige, iisusuhin ko sa palengke ang pag nagpalengke ako rin. Sige po. Okay. Yung kung malalaking pusit, may nakita po akong pusit na malalaki na parang pang-calamares naman siya, imported daw po ito, 160 po ang kada kilo. Mm-hmm. Habang yung dalagang bukid naman po, 220 po ang kada kilo. Okay. Tapos may, yung iba po baka medyo petsa di peligro na po ngayon. Eh kung gusto niyo po mag-itlog-itlog muna, meron po akong nakita. Ang jumbo size ngayon ng itlog, yung pinakamalaki ay 8 pesos ang kada isang piraso, habang yung mas maliit ng konti o large size ay 7 pesos lang. 7 pesos, oo. Opo. Eh yung organic ba, mas mahal? Di ba may mga organic? Mas mahal po yung organic. Mas mahal. Opo, at saka hindi siya nabibili ng ano, sa amin po sa Taytay, ang bilihan po ng organic na ano ay kalahating tray o isang tray. Oh, hindi po katulad ng white na pwede po kayong bumili ng tingi. Oo, yung tingi lang, tatlo, dalawa, gano'n. Opo, halimbawa, mga dalawang piraso, 5 pieces.
Opo. Diyos ko, para kang bumibili sa supermarket. Naka-tray. Ganun po. Naka-tray. Oo. Okay. Yan. Yung ating pong mga gulay, Mayor, wala pong paggalaw ngayon. Kasi halos ganun lang din po yung mga presyo nila. Katulad po ng mga repolyo, carrots. Naglalaro lang po sa 50, 60. Yung broccoli, 90. Talaga medyo mas mahal po talaga itong gantong klase ng gulay. Tapos po yung kamatis 50, nagtanong na rin ako ng gabi kasi bala ko nga po magsinigang. Mm-hmm. Kaya 40 pesos na daw naman daw po ang kilo ng gabi. Magkano ka? Sinigang na baboy? Sinigang na buto-buto. Buto-buto. Ay, ang sarap no. Tapos meron yung gabing puti. Yes, gabi. Tapos may konti yung siling malalaki. Mm-hmm. Tapos lalagyan natin ng... Ano lalagay mo? Lalagyan natin ng okra. Okra, o pwede, okra. Oo. Anong kaparte ng buto-buto? Siyempre, po. Anong kaparte ng buto-buto? Siyempre, dapat may isda ka. Well, may partner na naman, Mayor. Wala pa ka sweldo. Ah, wala pa. O, doon na muna. Wala pa sweldo. Pwede na yun. Kasi ang sinigang, in fairness sa sinigang, Mayor, may gulay ka na, may karne ka, kumpleto, may sabaw pa. Oh. O sige, lalo na ikaw, dalawa kayo, di ba? Eh kung isa lang ulam, ano na naman, prutas? Ayan, may prutas tayo eh. May mga nabili tayong mga mangga na hilaw po ngayon. Kaya lang, Mayor, kaya lang medyo mahal pa ang manggang hilaw natin ngayon. Nasa 50 tsaka 60 pesos ang kada kilo. Ayan. Pero hindi pa daw kasi panahon. Pag pumatakbo po ang March at April, sigurado babagsak na presyo niyan. Okay, that's good. Yan, yeah. Yan po muna ang ating mga presyo dito sa Mandaluyong Public Market. Back to you, Mayor. Okay. Teka. Pantay presyo, alamin at ilaban, karapatan bilang consumers. Pantay presyo. Sarap ng ulam niya, Engineer Jeric, buto-buto. Wow, pero ako masarap yun, meron kang piritong isda, meron kang buto-buto, tapos maanghang ng konti, maraming gabi na puti. Woo, tapos mainit na kanin at meron kang prutas, meron kang manggang hilaw-hilaw, maniba? Ay, nako. Ang sarap ng buhay, ano pa ang nireklamo natin sa Panginoon, napakaganda ng ating buhay. Okay, isa pang magandang balita! Magandang balita gusto ninyo sa mga matatalinong estudyante sa Pampulikyo Elementarya at Senior High School na magtatapos ngayong taon. Makinig kayo, lalong-lalo dun sa kapitbahay namin. Kainta kami, talikuran lang kami, Pasig. Ha? Aprobado po kasi ang resolusyon ng City Council ng Pasig na naglalayong magbigay ng cash incentives mula sa 500 hanggang 3,000 piso para sa mga estudyanteng magtatapos na may honor para sa school year 2019-2020. Aba? Maganda ito. Makakaipon si honor student dito from 500 pesos to 3,000 pesos. Depende. Kung ikaw ay valedictorian, I'm sure 3,000 piso yan. Kung salutatorian ka, eh baka may ibang ano yan, may ibang range yan. At meron ka honorable mention, di ba? Meron din yan. Best in mathematics, best in science, di ba? Nagpapasalamat naman si Pasig City Mayor Vico Soto sa pagpapa-aproba ng naturang resolusyon. Sa ilalim ng naturang resolusyon, makatatanggap ng 500 piso ang mga elementary graduating students na with honors, 1,000 piso para sa mga with high honors at 1,500 piso para sa mga with highest honors. Ayun pala eh. Samantala, 1,000 piso ay pagkakaloob para sa mga senior high school students na magtatapos na with honors, 2,000 piso para sa with high honors, at 3,000 piso naman sa with highest honors. Ayan. Abay, magandang panimula ito. Although yung iba, titignan nila, kahit naman walang ganyan, okay na yan. Kasi minsan parang sinusuhulan mo naman yung estudyante. Pero tingin ko naman, ang Pasig, sa yaman at sa dami ng pera nito bilang LGU, pwede ka naman mag-share yan. As long as ito'y ina-approve ng konseho, ng council. Sapagkat, siyempre, pagka ikaw ay nasa LGU, meron yan tinatawag na balance, check and balance. Ang taga-check mo, taga-balance mo ay ang iyong konseho bilang ikaw ay local chief executive. So congratulations to Pasig Sangguniang Bayan City Council and to Mayor Vico Soto at gayon din sa mga awardees nitong ika nga na ito bilang gift, ano?
bilang regalo sa mga magtatapos na mga honor students sa Pasig City. Okay? So, isa pa. Alam mo, marami tayong balita at marami tayong bago tayo magtapos. Ito, estudyante rin. Itong ipakikita namin sa inyo. Pero, batang estudyante, aba eh, alam nyo, mahirap na ngayon, no? Mahirap ang buhay, mataas ang bilihin. So, yung iba, katulad nga ni Rian kanina, aba, isang type ng ulam lang, pwede na yan, okay na yan, makakaraos na. Merong pamilya na hindi ho makapag-decide kung ano ang kakainin, iluluto nila para sa dinner nila, no? Para sa hapunan nila. Kaya ngayon, merong tinawag si nanay, ang nagpauso nito sa pamilya, yung ulam raffle. O, ano yung ulam raffle? Nira-raffle mo sapagkat yung isang anak gusto sinigang, yung isang anak gusto pirito, yung tatay gusto adobo, etc., etc. Para dun sa mga home cooks na medyo nagba-blackout, hindi nila malaman kung ano ang meals na ihahain at lulutuin nila, eh ito na, meron ng sagot sa inyong problema. Sabi ni netizen Beng Onakle, posted her brilliant idea of writing different ulam options on small pieces of paper and letting the family draw from the lot. So, iyaan mo na lang doon, ilagay mo, isulat mo lahat ng ulam na gusto mo, pagkatapos doon pipili kayo, ipaparaffle. But make sure, ayan, nakikita ho ninyo sa ating FB, yan, o binabasa ng bata, siya ang kumuha. No? To put some family favorites in or someone will end up drawing pritong itlog on the first try like si Beng. Si Beng yung nanay, pinabunot to sa ano. Kaya kanilang ulam ay ang pritong itlog. Ito pong video na ito ay umabot ng 264,000 views and 16,000 shares on Facebook. Ayan yung bata. Binasa, ano ang nabunot? Ang ulam natin ngayong gabi ay pritong itlog! Ikaw talaga, Jericho. Yan po ang ating trending balita ngayong hapon. At, naku, sayang, wala tayong oras. Meron pa sana akong mga gustong i-discuss. Meron pa sana tayong gustong talakayin ngayong hapon, lalong-lalo na po itong mga Taiwan-bound na mga overseas Filipino workers, sapagkat merong isang grupo na nagre-reklamo. Ito yung Peel Manpower Agencies Accredited, no? To Taiwan, yung PILMAT. Gayun din ang mga 200 mga OFWs na hindi po nakaalis sa bansa dahil sa temporary travel ban tungo po ng Taiwan. So bukas siguro natalakay po natin yan. So ako po ay nagpapaalam ngayong hapon na ito, at bago ako tuluyan magpaalam ay nais ko munang batiin ang aking kaibigan si Monsignor Henry Medjerito, sapagkat ngayong pong hapon ay installation niya, no? Installation niya bilang parish priest ng St. Phyllis Parish dyan po sa Marcos Highway. Ayun, di ba? So, Monsignor, congratulations. At mamaya po, makita po tayo at hahabol po ako dyan sa inyong banal na misa. Bago ako tuluyang magpaalam, isang magandang pag-isipan po natin dito. Sabi ni Aristotle, criticism is something we can avoid easily by saying nothing, doing nothing, and being nothing. With those words by Aristotle, ito po ang inyong lingkod, Mon Ilagan, sa programang Teka Teka Minus. Haray, Señor Pacheco, hanggang bukas po. Maraming salamat. May God bless us all. Teka Teka! Alas 4:30 na!